Matagal ka na po dito. 6 years. 6? Ay ka na? Yes. May anak ka na po? No. Investment po? Bana po lang. May investment ka? Wapa. Ana, akapa. Ay, pumapasok ba sa kapa? Anong akala mo sa kapa? Ano, paano ba siya? Magkano yung interest? 30% daw. A year? A month? Ano siya? A year? 30% a year? About insurance, anong mayroon sa'yo? Isis. Pag-ibig? Pag-ibig. PhilHealth. Ilang taon ka na sa Isis ko? 12 years. Sa PhilHealth? SIP. Anong klaseng SIP? SIP, 6 years. Bakit? Makakasave ba yung ano, PhilHealth pag hindi mo magamit? Yes! Yung health card niya? I-target ka, ilang taon ka gustong manatili bilang isang kasambahay? Hindi ko alam. Hindi, kailangan may target ka, di ba? Like me, kailangan ko tapusin yung 7 years, tapos stop na ako magkasambahay. Ikaw, kailan... Hindi ko pa alam kasi ati, kapagkabahay nag-isambahay. So, di mo alam. So, wala kang target ngayon. Wala pang target. Kailan ka mag-aasawa? Yun ang hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Puro hindi mo alam. Oh, sige. Anong masasabi mo sa iba? Yung mga baguhan dito, dahil sa tulad mo na matagal ka sa isang amo, anong tip mo na para magtagal sila? Ano lang, tiwala lang at saka ano. Oh, ati, ilang taon ka na po dito? 4 years na. Magka-5 years na. So, kung balik bayan or so kung umuwi ka, babalik ka na naman ulit. Magkano na kasama? Okay na? Hindi ko alam. Okay. So, ano po yung naundad natin sa isang OFW? Ano po yung mabili natin? Nakapagili ka na ba ng mga kayamanan, bahay? Ay, paano? Meron naman. Nakapagpatay ng bahay, nakapagili ng bicycle, tractor, may palayan na hindi naman gano'n yung kalawa. May nabibili naman po. Ganyan talaga dapat, di ba? Dalawa yung estudyante, single mom. Proud po single mom po. Kompleto. Okay, anong insurance na mayroon po tayo? Pag-ibig, SS. SS. May SSS ka. Ilang taon ka na po doon? Hindi ko alam. Kasi... Hindi every month ka naghuhulog? Hindi. O so, nag-stop ka? Sa tingin mo mga 2 years? 3 years? 5 years? Mga sobra. Hindi ba po si Juna pa rin? So, kailangan mo pa ng 8 years kasi 10 years yung SSS, di ba? So, pwede. Meron din, pero... Why? O kasi si PhilHealth kasi, pag hindi mo siya mababayaran, hindi ka covered doon. Di ba? Tapos yung binabayad mo, hindi yan mababalik sa'yo. Pero 30% magbibigay si PhilHealth if in case kung mag-accident or ma-emergency ka na lang. Okay, punta po tayo sa ano. Ano bang meron? Pag-ibig? Meron ka? Maraming pag-ibig. Maraming pag-ibig. Ikaw ba yung isang katulad ko nag-iisip na hanggat kailan ba ako dito magtatrabaho para sa pamilya ko? Ikaw ba rin nag-iisip na kung sino mag-aalaga sa akin sa pagdating na ako ay nagkasakit, na-disable, hindi na nakapagtrabaho, wala na kumpanya kumuha sa akin, lalo na tumatanda ako. Ikaw ba ay isang katulad ko nag-iisip kung paano yung mayaman, yumayaman? Tinatanong mo ba sa sarili mo bakit yumaman sila at tayo at hindi? Alam mo naman na 24 hours tayo nagtatrabaho a day. Pero sila nakita mo lang naglalaro lang ng football, naglalaro lang ng baseball, nagbo-bowling, tapos nagtitip pa sa iba, tapos sa gala lang ng gala. Nagtataka ka kung bakit yumayaman pa rin sila na alam mo marami silang babayaran. For example, in the simple way, nagbabayad lang ng mga electric bills, water bills, food. Siyempre, kung mayaman sila, kung anong mga pagkain nila, siyempre, mga mamahalin din yan. Saan ba nila yan kinukuha? Kasi alam nila yung tamang paraan at tamang invest. Kulang lang po tayo about financial literacy. Kulang tayo ng kaalaman kung saan ang tamang mga facilities at mga tamang investment at mga tamang kumpanya na dapat
palaguin yung pera natin. Sa iba, kadalasan, sa bank na lang nila nilalagay. Kasi akala nila safe. Safe naman talaga. Pero ang tanong, enough ba yun? Pangalawa is, katulad ka ba sa akin na isang OFW? Siyempre na nangailangan tayo ng talinga. Siyempre darating yung time na nagtatanong ka sa sarili mo kung ikaw ay hindi na kayang magtatrabaho, ikaw ay magkakasakit, kaya ikaw ay umaalis dito, lalo na ikaw ay tumatanda. Natatanong mo ba yun sa sarili mo kung sino mag-aalaga sa'yo? Dapat pag-isipan mo yan sa ngayon pa lang habang kaya pa magtrabaho. Ito naman ang sakit. Yan. Nakit tayo dito po. Yung naka-blue, 7 years na yan. Ito, 10 years na. Wait lang, magpunta ko dun sa isa, yung may-ari ng bahay. Ako, yung may-ari ng bahay dito. Ayan, guys. So, matagal na sila po dito at marami na po silang nauunlad. At isa na rin ito, 10 years na po, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayan, hi, Ate! Hi! Maraming investment yan. May kapa rin yan. Ayan, sila guys. Marami po kami dito. Thank you for watching my videos. Please subscribe and click the button below para ma-notify ka po sa mga bagong YouTube ko. Bye!